Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinadeport na pabalik ng China ang halos 200 Chinong empleyado ng Pogo na nahuli sa iba't ibang Pogo hub na ni-raid sa bansa. Sa gitna ng utos na total ban, ang pagbuhos ng luhat pagdadalamhati dahil sa tila nawasak na pamilya ng mga Chinong nagkaasawa't nagkaanak sa Pilipinas. Posibleng ito na ang huling pagkikita ng ilan sa kanila, kaya umaapela ng tulong ang ilang Pinay para sa kanilang anak na mauulila. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni Salima Refran. Walang tigil ang pagtangi sa Jamaica, di niya tunay na pangalan, sa pagpapaalam sa partner na ide-deport pabalik ng China. Bukod sa iiwan siya, wala na rin tatayong ama at magtataguyod sa kanilang 5 buwang gulang na sanggol. Dahil blacklisted at di na makakabalik na bansa bunga ng immigration violations, posibleng ito na ang huling pagkikita ng mag-ama. Ang bata, isa sa tinaguriang Pogo babies na inaalagaan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Sana po, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. Tulungan po bigyan ng chance na makabalik po yung partner ko. Isa si Jamaica sa mga Pinay na nakapanayam ng GMA Integrated News na mawawalay sa kanilang partner na banyagang Pogo worker. Tulad niya, kanya-kanyang yakap at pamamaalam din ang mga asawa at partner ng iba pang ide-deport. Lahat nangangambang hindi na magkakasamang muli. Ang unfair po kasi nila. Yung mga Chinese na hindi nagtatrabaho sa Pogo na dadamay. Kabilang na yung asawa ko. Kasama ang kanilang mga asawa at kinakasama sa 187 na Pogo workers na na-deport mula sa iba't ibang nireid na Pogo hubs sa Lapu-Lapu, Cebu, Bamban, Tarlac, Clark sa Pampanga at Pasay City. Yung iba dito, talagang walang dokumento nung nahuli natin. Ano? Violation nga ito nung kanilang condition of stay. Pagdating ng China, makukulong sila habang sumasailalim sa investigasyon para sa online scamming activities. Inaasikaso na raw ng PAOC ang pag-aalaga sa Pogo babies. Bukod sa DSWD, kinakausap na rin daw nila ang Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Yun ang problema natin. Ano ba yung magiging status ng mga bata dito? Pwede bang gamitin yung pangalan o yung apelyido ng tatay niya, o pwede bang ilagay yan sa kanilang mga birth certificate, ano? Kasi nga mga sanggol pa ito . So hindi pa namin alam kung ano yung magiging status nila pagdating sa kanilang mga dokumento dito sa Pilipinas. Dahil sa patutupad na total Pogo ban, may hanggang dulo na lamang ng taon ang lahat ng foreign Pogo workers para lisanin ang Pilipinas. Pagsapit kasi ng unang araw ng Enero, maituturing na silang mga illegal aliens. Pagdating ng Enero, paig tingin na ang mga operasyon kontra sa mga illegal na Pogo. Magkakaroon kami ng operation laban sa mga nagigirilya o yung mga dating malalaking Pogo hubs na ngayon ay nagbiyak-biyak na para magbuo ng mga maliliit na mga Pogo operations. May monitoring na kami, may listahan na kami. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng nasa 200 kongresista na suportado at ipagtatanggol nila si Pangulong Bongbong Marcos sa pamagitan ng isang manipesto na ibinigay nila sa Pangulo sa isang fellowship dinner kagabi. Hindi naman daw nila napag-usapan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganibang Perez. Tinatayang 200 kongresista ang dumalo sa fellowship dinner kasama ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacañang kagabi. Ang ilang kongresista sama-samang bumiyahe mula sa kamara papuntang Malacañang sakay na mga bus. Sabi ng ilang dumalo sa dinner, dito prinisinta sa Pangulo ang isang manifesto of support. Nakasaad dito ang pagsuporta at pagtatanggol sa Pangulo. Ano man daw banta laban sa Pangulo ay banta sa Republika. Kaya titiyakin daw nila ang kaligtasan ng Pangulo at katatagan ng kanyang administrasyon.
binanggit din sa manifesto ng kanilang kinokondena ang anumang tangka para i-destabilize o guluhin ang gobyerno. Ang manifesto, pirmado ni House Speaker Martin Romualdez at ng iba pang leader ng Kamara at mga pinuno o kinatawan ng lakas CMD, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas at Partido Navoteño. He was very touched at saka malaking bagay po sa kanya na may suporta po yung House of Representatives. Matatanda ang kahapon lang, sa pagtatanong ng ilang mababatas, sinabi ng hepe ng AFP Intelligence Command na walang dapat ikabahalang destabilisasyon sa hanay ng militar. Ngayon binabanggit sa manifesto ang destabilization, tinanong namin ng mga kongresista ukol dito. Wala naman pong distab pero nakita nyo naman po yung threats nung sa ating Pangulo. So I think it would warrant any kind of support, formal or informal. Nangyari ang fellowship dinner matapos ihain sa Kamara ang pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ng ilang mga dumalo, hindi raw nila napag-usapan ang impeachment. Walang napag-usapan tungkol doon. Yun lang. Tapos nagbatihan ng Merry Christmas, nagkantahan. Parang way na rin para mabati ng Pasko ang ating presidente. And at the same time, kagabi, nag-sinubmit ng mga party leaders yung resolution of expressing support to the president. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa niya na itatransmit ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara sa Office of the Speaker dahil may mga kongresista raw na nagsabi sa kanyang may balak din silang maghain ng reklamo. Hindi pa kasi may balita kami na may mga magpapile pa. So para isang transmittal na lang kay Speaker. Would you know kailan po magfa-file yung iba? Yan hindi natin alam. Tapos pinag-aaralan din kasi ng legal staff namin yung pinel na complaint kung may kulang, kung na-verified, mga ganyan. Para si Speaker can decide on the basis of the information that we will submit. Target ng Secretary General ng Kamara na i-transmit ang mga reklamo sa Office of the Speaker sa susunod na linggo bago nakatakdang mag-recess o magbakasyon ng Kongreso sa December 20. Kapag 1/3 ng kabuang bilang ng mga kongresista ang pumirma sa impeachment complaint, hindi na ito diringgin sa Kamara. Ipapasa na ito sa Senado na siyang uupong impeachment court. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, posible magsagawa ng impeachment hearings kahit naka-break ang Kongreso. Magiging neutral daw ang impeachment court. I will make sure that the presentation of evidence will be allowed and given free, will flow freely. Kaya lang yung desisyon, hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yon. Political na desisyon ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. Apat na batang magkakapatid na ikinulong at kinandado ng sarili nilang ina sa kanilang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasagip. Kinandado raw niya ang mga bata sa takot na madisgrasya sa labas habang siya'y naghahanap umano ng pera. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Kuha ito ni Punta Engaño Barangay Councilor Mark Estardo nang puntahan ang mga bata sa isang bahay sa Lapu-Lapu City. Pila mo kabuok dira day? Upat? Upat? Papa mo ni kaon? Wala pa? Ang mga bata na iwan sa loob ng nakakandadong bahay nang walang kasama kaya inireport ng kapitbahay sa mga otoridad. Nirescue sila kagabi ng mga kawani ng Barangay Council for the Protection of Children ng Barangay Punta Engaño. Kasama nila ang mga personnel ng Women and Children Protection Desk ng Lapu-Lapu City Police.
dili man gyud ta pwede makaguba sa padlock kay mahugman ta og trespassing without the permission sa tagtungod unya ang ingon nga ang only way nga makaguba or makapaabli sa pultahan only ang CSWD. Dinala ang mga bata sa barangay hall para makakain at makatulog. Kaninang umaga lang, nalaman ng 29 anyos na ina ng mga bata ang ginawang pag-rescue sa kanyang mga anak. Ayon sa kanya, umalis siya ng bahay para maghanap ng pera pantusto sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iniwan daw niya ang mga anak na may pagkain at tubig at ikinandado sila sa bahay sa takot na madisgrasya kapag nakalabas. Aminado siya na mali ang kanyang ginawa. Hindi naman ako kaya yatag sila. Naman, mag-adapt nila sa una, wala din ako gikuha. Total, madako raman sila. Makulisod pa kaya ba? Ayon sa 6 anyos na panganay na anak na babae na nag-aaral sa grade 1, dalawang araw na siyang absent sa klase. Ma, ka naman. Nalit. Ha? Nalit. Ano ka nalit? Nangita magkwarta ko mama. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng CSWD ang mga bata habang ina-assess ang parenting capability ng ina. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan Merondina, Nakatutok, 24 oras. Kasunod ng namataang pagbuntot ng Chinese warship sa loob ng exclusive economic zone ng bansa, posibleng magpadala na rin yan ang Pilipinas para sumabay sa mga resupply mission ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea. Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council para hindi na umano lumala ang tensyon. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang kuha sa People's Liberation Army Navy warship ng China kahapon, ang sinasabing kauna-unahang pagkakataon na may Chinese warship na sumali sa pagbuntot sa mga barko ng PCG at BFAR. Ang warship na may bow number 500 lumapit ng hanggang 300 yards mula sa BRP pagbuaya. Kasunod ng insidenteng ito, sabi ng National Task Force on the West Philippine Sea, posibleng i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas para sumabay sa mga ginagawang resupply mission ng BFAR at PCG sa mga mangingisdang Pinoy. Bagamat ayaw daw ng Pilipinas ng gulo, ang China ang naunang nagpadala ng kanilang militar at hindi ang Pilipinas. Kaya panawagan nila sa China, itigil na ang ginagawang pangaharang at panggigipit sa mga barko ng Pilipinas. China has taken this route of escalating. That's what I want to emphasize. Dehado sila dahil yung nagbablock sa kanila ay planned Navy ship ng PRC. So in reaction to that, the Philippine government reserves the right to also deploy the Philippine Navy. Kasi hindi naman tayo ang nauna dito eh. Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council na nauna lang nagsabi na ayaw nilang humantong sa sitwasyong militar ng China laban sa militar ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muling iginiit ng National Maritime Council kanina, hindi ipadadala ang mga barko ng Philippine Navy para di lumala ang tensyon. Naiintindihan namin yung feeling ng ating mga kababayan. Bakit hindi natin ilagay ang Navy? Very clear ang ating presidente na lahat ng dispute, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic action sa mechanisms. Kasi pag Navy to Navy, nagkakaroon ng nag-escalate. When we do not know what will happen next if ever there is a misunderstanding, misinformation. Pero ayon kay Malaya, ayon natin ng gera, sino ba naman ang may gusto? Tayo naman inandun lang para magsuporta sa ating mga maingisda. Ang ayaw naman nating isipin ng ating maingisda, binabala nyo kami, di ba? And that is not the position of the Philippine government. Tumangging magbigay ng komento ang Philippine Navy. Pero sa isang statement, sabi ng Philippine Navy, nagmamasid raw ang AFP sa lahat na nangyayari at tiniyak na naroon din sila sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Mabilis na ubos yung supply ng bigas na ibinibenta sa halagang 40 piso sa unang araw ng Rice for All program. Ang problema, marami ang umasa pero wala namang nabili dahil ubos kaagad ang supply nito. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Mahigit isang oras lang mula nang magbukas, sold out agad kaninang umaga ang tig 40 pesos na bigas sa Pasay City Public Market sa ilalim ng Rice for All program ng Department of Agriculture. Wala na, sayang nga eh, naubos na eh. Kasi ang ibang bigas dito nasa 50 plus, ay kung nakaabot sana ako, nakabili sana ako, ay kaso wala na. Sa dami po ng pumuntang na gustong makabili ng bigas, nag-order po ulit kasi ang dami pong naghahanap po. Sold out rin sa New Las Piñas Public Market at Malabon Central Market. Yun nga lang po yung turnaround time, yun yung medyo kailangang i-improve natin. May stocks po tayo, madami tayong stocks. Sa Kamuning Market naman, bukod sa programang Rice for All, maraming rice retailers ang nakakapagbenta rin ng bigas na halagang 40 pesos kada kilo na malaking bagay raw sa mga mamimili. Basta merong supply na may bibigay sa kanila, eh, kakayanin naman. Nasa 58 ang binibili ko. Oo. Eh ngayon, laking bagay ito. 40. Yung the rest, nabibili ko sa 58. Pambili ko na rin mga Ricardo, mga sahog, mga bawang, sibuyas. Naghati-hati rin sa murang bigas ang mga retailers sa Guadalupe Public Market para mas maraming customer ang mabentahan. Para mabilisan ang benta, siyempre ang mga tao talagang hinahanap is 40. Most talaga yan. Pero habang dumadami ang nakakabili ng mas murang bigas, naapektuhan ng mga retailers na hindi makapagbenta ng murang bigas dahil mataas ang kuha nila sa mga supplier. Ang challenge sa kanila is, siyempre pag nabawasan ng customer yung kanilang kita. And of course, magkaroon din ng coordination. Gusto rin natin kasi talaga na maibaba yung presyo ng bigas. And eventually, we can further talk at ano yung mas maganda na gawin para dito. Sa gitna ng mabilis na pagka-sold out ng mga murang bigas, hindi raw nababahala ang DA na baka may ibang manamantala at i-resell ito sa mas mataas na presyo. Sa ngayon, hindi maaaring magbenta ng bigas ang National Food Authority sa ilalim ng Rice Tariffication Law, maliban na lang sa panahon ng kalamidad o emergencies, o bago masira o maging unfit for human consumption ng bigas. Ito yung binibenta ngayon sa mga kadiwa centers sa halagang 29 pesos kada kilo. Malaking tulong pa naman daw sana ito para mabenta ang mga nalulumang bigas. Sa ngayon kasi nasa 5.389 million bags katumbas yung palay at bigas na nasa bodega. Ngayon, kung hindi namin mailabas yun on a regular basis, ay magla-down yun. At the same time, negative effect nun is hindi kami makabili sa mga magsasaka ng palay kasi puno o napupuno na ang bodega namin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Magkakasanang rally ang Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mas marami pa nilang pangangailangan ang mga Pilipino na dapat maunang asikasuhin. At nakatutok si Marisol Abdullah. Matapos ang magkasunod na impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, nagsalita ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng INC na pabor sila sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isinusulong laban sa Vice Presidente. Ang hangad daw ng INC ay para sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa. Mas marami pa raw pangangailangan ng ating bansa ang dapat maasikaso at hindi raw ito matatamo kung puro awayan ang laging makikita. Ang pahayag ng INC, unang inanunsyo kagabi sa programang Saganang Mamamayan sa Net25. Pero dito, kasama sa nabanggit ay ang paghahanda umuno ng Iglesia na magsagawa ng rally upang ipahayag ang pagpabor ng INC sa sinabi ni Marcos laban sa impeachment dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na linawin yan sa pamunuan ng INC. Pero sabi nila, tanging yung pahayag na ipinadala nila kanina ang kanila munang sasabihin. Sinisikap din naming makuha ang panig ng Malacanang at si Vice President Sara Duterte. Si VP Sara, may inilabas namang pahayag ngayong araw para magpasalamat sa lahat ng mga tumulong, sumuporta at nagpaabot ng pagdamay sa OVP nang humarap-anya ang kanilang tanggapan sa krisis at kagipitan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, binaha ang ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa nagpapatuloy na maulang panahon.
sa Ilagan Isabela. Hindi na matanaw ang dulay matapos matabunan ng baha. Halos walang makaraan dahil sa ragasa at may mga nagbangka para makatawid. Sa Tuguegarao City, nalubog din sa baha ang ilang kalsada dahil sa umapaw na ilog. May mga gumamit din ng bangka. Ang mga ulang nagpabaha sa Cagayan at Isabela. Dulot pa rin ang shear line. Tuloy-tuloy rin ang paghihip ng amihan sa Extreme Northern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, magpapatuloy ang maulang panahon sa Northern Luzon, lalo sa Cagayan Valley at Cordillera. Maging alerto, lalo't ilang araw na po kayong inuulan. Maaaring malambot na ang lupa o hindi na makasipsip ng tubig, kaya posible pa rin ang baha o landslide. May chance rin ng ulan sa western portion ng Central Luzon, Bicol Region at Mimaropa. Kalat-kalat pa rin ang ulan sa Visayas at Mindanao, lalo na sa hapon o gabi. Posible naman ang localized thunderstorms sa Metro Manila. Hindi basta-basta at kailangang idaan sa due process ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa ilang eksperto. Pero bukod sa itatagal o panahong ilalaan sa proseso, may epekto rin daw ang mangyayari pagkatapos ng eleksyon sa Mayo dahil bago na rin ang mga uupong kongresista at senador. Nakatutok si Maki Pulido. Sa paghain ngayon ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ang tanong, may panahon pa ba ang Kongreso at Senado para tapusin ito? Hanggang December 20 na lang ang session at sa January 13, 2025 na ang balik nila. Pagkatapos ng halos isang buwan o sa February 8, adjourned na muli ang Kongreso at sa June 2 na ang resumption. Sa ganitong kalendaryo, isisiksik ang proseso ng impeachment. Paliwanag ni Associate Professor Christopher Berce, Dean ng UPNCPAG, ang mga inihain kasing reklamo sa Kamara, didinggin muna ng House Committee on Justice para tingnan kung may sapat na batayan ang impeachment complaint. May maximum 60 days sila para gawin ito. Maaring hindi sagarin, pero dapat daw masunod ang due process. Pag nasa Committee on Justice na, hindi naman pwede na yung hearing ay kumaga i-railroad mo na lang. No? Kailangan marinig lahat ng panig siguro. Kailangan matingnan lahat ng ebidensya, diba? Para fair sa lahat. Sa impeachment noon ni dating Pangulong Joseph Estrada halimbawa, inabot muna ng isang buwan mula nang ma-file ang reklamo noong October 2000 bago siya na-impeach sa Kamara noong November ng taong din yun. Nagsimula naman ang kanyang impeachment trial noong Disyembre na. Senado ang bubuo ng impeachment court, Senate President ang uupong presiding officer at ang 11 senador ang prosecutor. Sila ang boboto ng guilty or not guilty. Sa mga nakaraang mga impeachment din, di ba? May yung the usual na rules of the court ay sinusunod nila sa impeachment proceeding. Maaari raw bumilis ang paglilitis kung mapatunayang guilty na sa isang ground pa lang ng impeachment complaint tulad sa impeachment trial noon ni Chief Justice Renato Corona noong 2012. Pero umabot pa rin ng 44 na araw ang impeachment trial na yan. Kailangan lang talaga ng administration ay ma-prove ang isang ground. Pwedeng mabilis in that sense. As long as mabigyan ng opportunity si VP na i-challenge yung mga evidence against her. Pwedeng madaliin, pero sana raw hindi malabag ang tamang proseso. Pag na nadungisan yung proseso na yon, hindi rin yun maganda kahit sa paningin ng mga taong bayan. Pero may komplikasyon. Magbabago kasi ang komposisyon ng Kongreso pagkatapos ng eleksyon 2025 sa Mayo. Ang mga bagong halal na kongresista at senador uupo na sa June 30. Hindi raw malinaw sa impeachment guidelines ang hakbang sakaling matapos ang impeachment kung mangyari yan. Pero tingin ni UP Law Professor Danggat Maitan, pwedeng hingin ni VP Sara na ulitin ang proseso. Kunyari, yung sa Senate, di ba, kung nagpalit yung membership, nagpalit na yung judge mo. Pwede nilang i-argue na kailangan mag-start over. Mahalaga raw ang impeachment process dahil ito ang paraang nakasaad sa saligang batas para mapanagot ang mga matataas na opisyal ng bansang nagkasala. Pero sana rin daw hindi ito masyadong magtagal dahil malilihis ang atensyon ng gobyerno sa mas mahahalagang isyu na malapit sa bituka ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Halos 90 billion pesos na halaga ng benepisyo sa PhilHealth ang hindi napakinabangan ng mga Pilipino noong nakaraang taon batay sa audit report ng Commission on Audit. Una pa ng COA, imbes na palawakin ang benefit package, inilagak ng PhilHealth ang pondo sa mga investment.
ang sagot ng PhilHealth sa pagtutok ni Mariz Umali. Pagkukulang daw ng PhilHealth ang dahilan kung bakit kinailangan itong magbalik ng halos 90 billion pesos na hindi nagastos na pondo sa National Treasury nitong Abril. Yan ang ipinunto ng Commission on Audit sa kanilang 2023 audit report sa PhilHealth. Pinuna ng ahensyang naantala at limitado raw na pagpapalawak ng PhilHealth ng mga benepisyo para sa mga beneficiary. Hindi rin daw lubusang ginastos ng PhilHealth ang mga subsidiya nito mula sa gobyerno. Kaya pinabalik ng Department of Finance and National Treasury ang sobrang pondo ng PhilHealth. Ang resulta, napagkaitan daw ang mga miyembro ng sapat at karagdagang benepisyo na galing din naman sa sarili nilang kontribusyon. Nagamit daw sana mga hindi nagastos sa subsidiya mula sa national government para lubusang palawakin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga indirect contributor gaya ng senior citizens, persons with disabilities, marginalized sectors at iba pa. Pumalag dyan ang PhilHealth. Hindi rin naman fair to say that nagpabaya po kami because as you can see, we have been aggressively increasing our benefits and expanding our benefits for the benefit of our people. Okay. Kasama raw sa pinalawig ang mga benefit package para sa severe pneumonia, stroke at dialysis. Pinalawig din nila ang coverage para sa kidney transplantation, dengue, COVID at breast cancer benefits. Pero hindi raw ito sapat, sabi ng Independent Health Reform Advocate na si Dr. Anthony Lechon. Ang goal ng Universal Healthcare Law ay mabawasan ang out-of-pocket expenditure mo to around 10% lang in the next 10 years. Eh, nakalimang taon na. So kahit naglagay sila ng mga benefit, ang liliit niyan. Dapat they should zero in on the top killer diseases of the country. Yan ay heart attack, cancer, stroke, dialysis, diabetes. Ito'y 80% ng namamatay sa Pilipinas. At ito ay mahigit na 756 billion pesos a year and accounting for about 5% of our GDP. So dapat libre ang angiogram. Ang bypass, maaaring malibre na. Yung mga cancer therapy, yung mga PET scan, mga MRI scan. Isa pang puna ng COA, hindi raw naging prioridad ng PhilHealth ang pagpapalawak ng benefit programs dahil karamihan ng pondo ay inilagay sa investments. Taliwas daw ito sa Universal Healthcare Act. Sabi ng PhilHealth, technically po, the PhilHealth is allowed to invest. At nasa batas din naman po yan. That is also part of our fiduciary role. So to make good and to make good use of our money. Pero again, we have also been continuously doing our reforms para po ma-achieve yung pong mandates ng universal healthcare. Sa kabila naman daw ng pagtaas ng premium contributions sa PhilHealth mula 2019, bumaba ang nabayarang benefit claims sa 118.9 billion pesos nitong 2023 mula sa 130.56 billion pesos noong 2022. Tugon ng PhilHealth, naglunsad na ito ng mga bago o enhanced benefit package sa unang quarter ng 2024. Maglulunsad daw ito ng iba pang benepisyo sa huling bahagi ng 2024 at sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 oras. Malayo pa, pero malayo na. Ika nga, healing their inner child ang maraming netizen na proud na ibinahagi ang kanilang small to big achievements sa social media. Pakinggan natin ang boses mo sa pagtutok ni Darling Kai. Maraming netizens ang napapa-hashtag feeling blessed ngayon. Viral kasi ang trend kung saan may mga nagbabahagi ng kwento ng kanilang mga small wins o simpleng pangarap na unti-unting natutupad. Halimbawa, hindi na raw maraming tubig ang inilalagay sa instant noodles. Kwento naman ng isa, wala nang alambre ang kanyang chinelas. Craving na lang din daw ang sardina sa halip na ulam sa araw-araw. Hindi na rin daw nagpapanggap na busog ang mga magulang nila para lang makakain ang mga anak. Relate na relate dyan si Jessica, 36 na taong gulang. Sa sobrang hirap daw ng buhay noong lumalaki siya, hindi sila nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ang damit nga raw nila, galing pa sa relief goods mula sa simbahan. Hindi raw kasi sapat ang kita ng kanyang nanay sa pagtitinda ng merienda at kanyang tatay na construction worker. Naranasan ko na yung magdildil ng asin sa kanin, yung pinagprituhan ng toyo, iaano sa kanin para lang makakain kami. Once po na may natara doon sa paninda namin, na tinitinda, yun yung kinakain namin ng gabihan. Paano kung wala? Wala.
Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon naman siya ng magandang trabaho bilang sales representative. Kaya ngayon, nakakain na niya ang mga pagkaing pinapangarap niya lang matikman. Sabi, one day mabibili ko din yun. E ngayon? Nabibili ko na po yun. Masaya po. Kasi dun sa pinagpaguran ko siya galing eh. Simple para sa iba, pero para sa mga lumaking kapos sa buhay, napakalaking bagay na. Sa mga time po na yun, yung mismong ultimong ano po, mga chichiril lang na kahit 7 pesos po talaga, medyo mahirap po talaga sa amin. Pero as nung tumagal po, ngayon po, medyo naka-asenso na po talaga kami. So, yung mga ganung mga norm, yung mga ganung bagay po, within reach na po talaga namin. Bata pa lang ako, like naghiram-hiram na po ang cellphone. Ngayon po may trabaho na po ako. Nakakabili na po ang cellphone. Dati po nagbabay po ako. Ngayon nakamotor na. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nabawasan na raw talaga ang bilang ng mahirap sa paglipas sa mga taon. Bumaba ang kabuang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing na mahirap o yung kumikita ng mas mababa sa poverty threshold na 13,873 pesos kada buwan. Pero ibig sabihin pa rin yan, halos 18 milyong Pilipino o halos 3 milyong pamilya ang mahirap. Kaya masasabi raw ni Jessica na mahirap pa rin ang buhay. Kung inunlad po, konti lang. Kasi kung sasabing inunlad, meron ako naipundar na ganito. Pero hanggang ngayon po, still naungupahan pa rin kami. Ipangarap ko pa rin yung makabili kami ng sarili naming bahay. Gayunman, malaki na raw ang inusad. At yan ang labis niyang ipinagpapasalamat. Kaya kahit malayo pa, malayo na. Message ko po sa mga kagaya ko dati, huwag sumuko, go lang. Pagsikapan yung buhay kasi hindi naman permanente na nandyan ka. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. At eto, pakinggan naman natin ang mga ipinagpapasalamat ng ating mga kapuso online. Ang malayo pa pero malayo na moment ng isang netizen, hindi na kailangang mangutang ng bigas para may makain o di kaya'y manguha ng bukong ibebenta para may pamasahe sa eskwela. Hashtag blessed din ang ilang di na naghihintay ng birthday celebration para lang makakain ng spaghetti, Shanghai o cake. Kung dati naman problema ang ulam para sa ilang netizen, hindi na yan iniisip gaya ng panghihingi ng malunggay sa kapitbahay o pagbabudget ng isang delata ng sardinas para sa pamilyang may 6 na miyembro. Makatulong naman sa pamilya financially ang achieved ng ilan. Meron ding going strong sa kanilang fitness journey at pangarap na travel na napupuntahan na. Pero higit pa sa lahat ng yan, para sa isang netizen, every gising is a blessing na dapat araw-araw ipinagpapasalamat. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Inimbestigahan ngayon ng komite sa Senado ang nagkalat na pekeng PWD card na inaalok at ibinibenta pa umano online. Bukod sa bilyong-bilyong pisong nawawalan pera sa gobyerno, apektado rin pati ang kita ng mga establishmento ng nabibiktima nito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi maliit ang diskwentong nakukuha sa mga establishmento gamit ang Person with Disability Card. Pero daing ng mga nagnenegosyo, tila naaabuso na raw ito dahil sa mga taong nagpapanggap lamang na may disability. It is not uncommon for us to have a table of 10 people. Everyone will have a PWD card. It's very regularly seen. 100% PWD card usage. We've had cases where husband and wife have the same serial number with their PWD card and they claim it's a conjugal disability. Meron din daw kaso ng piloto na may PWD card dahil sa problema sa mata. We've had pilots who would give PWD cards for visual disability. In other words, they are legally blind pilot. Ang issue iniimbestigahan ng Senate Committee on Ways and Means. Kahit ang chairman nito na si Senator Win Gatchalian, may alam na kaduda-dudang paggamit ng PWD card na nakuha sa LGU sa kaduda-dudang paraan. Ako, my experience, to be honest about it, may mga kaibigan ako na manginginom pero may PWD ID. Ayon kay Gatchalian, noong 2023 pa lang, tinatayang 88 billion ang nawala sa gobyerno. The 88 billion is in the form of taxes because they don't pay VAT, lesser income tax because the businesses are
or filing deductibility. So 88 billion is forgone. Nawawala yan sa gobyerno. In terms of discounts being given by establishments, it's 166 billion pesos being given by establishments. Ang pinaka-apektado raw dito, ang mga restaurant. I fail to see the significance of why a person with disability is allowed to claim a 20% discount for a 25,000 peso bottle of whiskey or a 6,000 peso steak. This inevitably will force us to raise prices. And when we raise prices, the effect will be to harm the persons with disabilities themselves. Sabi rin ng Department of Finance, malamang magtaas ng presyo ang mga kainan dahil sa nangyayari. If the system is abused with these discounts, then the only way to recoup those losses is by putting a higher price. Sa research ng opisina ni Gatchalian, mahigit 8.5 million ang gumagamit ng Peking PWD card sa bansa. Sa Valenzuela City, taga City Hall pa ang nahuling nagbebenta ng Peking PWD card. In other words, may naglalako. Opo. Nung fake PWD ID. Yes po. Pero ang claim nila, akala nila totoo. Totoo po. Kasi yung taong nag-offer ay alam po nilang related sa City Hall. Nasa 500 hanggang 2,500 pesos daw ang bentahan ng PWD card. Sa Quezon City, online na ang bentahan. Facebook Market, and through the help of our PDAO officers, we inquire with them as to their PWD ID and we entrap them upon delivering the fake ID. Umaaray na rin ang mga supermarket kung saan may 5% discount ang PWDs dahil mahirap mag-check kung totoo nga ang PWD card. Hiling ng mga establishmento, sana gawing iisa na lang ang itsura ng card para madali matunton ang mga peke. Sana rin daw magkaroon ng digital registry para real-time ma-check kung lehitimo ang isang PWD card. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Napa one step forward and three steps back ang film singer na si Olivia Rodrigo nang balikan ang kanyang first time na pag-uwi sa Pilipinas. Sa special snippet, damang-dama raw ni Olivia na she's enough at love ng filler Livies. May report si Von Aquino. Filler Livies, do you get deja vu? 2 months after ng successful God's World Tour Manila Star Show ng Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo. Binalikan niya ang kanyang memorable first trip sa Pilipinas. Shinare ni Olivia ang kanyang side trip sa Intramuros with her Pinoy dad. Always been on my bucket list. I've always wanted to come here for as long as I can remember. Ang kanilang father-daughter bonding, magbabike. Just so happy to be here. It feels really awesome. Hindi rin mawawala sa kanyang fun trip ang Pinoy food trip. The Budo fight is ready. We say, attack. Or we go... Of course, hindi makukumpleto ang meal kung walang... So basically, halo-halo is mix-mix. My favorite dessert is halo-halo. Matapos ang masarap na meal, dumiretso rin si Olivia sa kanyang chosen charity para sa kanyang Silver Star Show. Dito napunta ang lahat ng kinita niya sa show. Those tickets support this incredible charity in the Philippines called Jipaygo that champions women and girls' health. Thank you very much, Olivia, for this visit. We're really very much honored to have you with us. Bago ang show day. I'm a little nervous, but I'm so excited. It's gonna be so much fun. Ramdam na ramdam daw niya ang love and support ng Pinoy fans sa labas pa lang ng arena. Pero matapos ang kanyang rock and roll on stage, naging emotional si Olivia. I was just thinking about my family the whole time. I just like, I don't know, it's just beautiful and I'm so grateful. And I'm so grateful that everyone came and it was so much fun. And I just feel like the luckiest girl that ever lived. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok. Thanks for watching. 24 Oras. Nangangamba ang isang Vietnamese na dating empleyado ng Pogo sa Pampanga sa magiging estado ng kanyang anak.
Hindi pa rin daw kasi naayos ang dokumento nito para madala niya sa Vietnam at hindi maiwan dito sa bansa. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa pasilidad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, may isang bata na kinagigiliwan ng mga empleyado. Siya ang 2 taong gulang na si Yao Yao. Hindi niya tunay na pangalan, pero ito raw ang palayaw na ibinigay ng ama niyang Chino. Kung minsan, pinapayagan siya ng mga empleyado ng PAOC na gumamit ng kanilang mga gadget para malibang. Dahil si Yao Yao, mistulan ding nakakulong, kasama ng kanyang inang si Lucky, isang Vietnamese na naghihintay ng deportation pabalik ng Vietnam. Dating empleyado ng Pogo sa Pampanga at Cebu si Lucky, hanggang sa abutan ng PAOC raid sa Fontana sa Clark, Pampanga. Namom problema ngayon si Lucky dahil wala pang sapat na dokumento si Yao Yao para maisama niya sa Vietnam. Ang ama ni Yao Yao na Chino na deport na sa China, 7 buwan na ang nakalilipas. Ang sigurado raw, gagawin ni Lucky ang lahat para hindi sila magkahiwalay ng anak. Kung siya sa dito, ako sa dito. Kung ako sa dito, ako sa dito. Yao Yao leave, she will leave, and then if Yao Yao stay here, you will stay here too. Tiniyak naman ng PAOC na patuloy ang pag-aayos ng dokumento ni Yao Yao para hindi ito maiwan sa Pilipinas at maging stateless o walang bansa. Kung i-allow naman siya ng embassy ng Vietnam na pumunta sa Vietnam with Yao Yao, then okay lang yun. Mas okay sa amin yun. Kasi kailangan talaga yung kalinga ng nanay. Sabi ni Lucky, hiwalay na siya sa Chinese partner niya bago pa man ito ma-deport. Kaya palalakihin daw niya ang anak bilang single mom. Yun nga lang, sa ngayon, umaasa ang mag-ina sa tulong ng PAOC. How are you taking care of your child here in this facility? Actually, taman gayo fan su rao hao mai nai fen ge jiao yao rao hao mai niao bu su ge jiao yao. In here, PAOC will provide the food and then provide the pampers and the the drink of the milk. Ito ang mundo ni Yao Yao sa loob ng 6 buwan. Hallway ang palaruan, mga opisina ang pasyalan. Sabi ng kanyang ina, kung lalaki si Yao Yao sa Vietnam, ikukwento niyang ipinanganak ito sa Pilipinas at nakaranas ng pagmamalasakit mula sa mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ligtas lang nakabalik sa home port sa Bataan ang mga sakay ng BRP Datu Pagbuaya sa kabila ng mga tinamong pinsala ng barko mula sa pagbangga ng China Coast Guard kahapon. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? Mag-aalas 5 ngayong hapon, Mel, dumawang itong BRP Datu Pagbuaya dito sa kanyang home port sa Orion, Bataan. Isang araw nga matapos makaranas ng harassment mula sa mga barko ng China Coast Guard, dyan naman sa may Scarborough Shoal. Ang kanyang crew, mataas pa rin daw ang moral sa kabila ng naranasan. Sa malayo, tila walang sira ang BRP Datu Pagbuaya ng BIFAR, ang barkong binangga at hinaras ng China Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. Pero sa malapitan, makikita na ang sirang tinamo ng 30-meter multi-mission vessel, UP ang mga railing sa starboard side o kanang bahagi ng barko. Ang isang lifecraft may crack at nasira ang lagayan nito. Na-deform ang navigational light ng barko. Nasira ang firehose box at maging air conditioning sa likurang bahagi ng barko. 3 CCTV rin ang nasira at ang maliit na water cannon ng barko nagkaroon ng deformation. Sa videong ito makikita kung gaano kaliit ang barko ng BIFAR kung ikukumpara sa dambuhalang Coast Guard ship ng China. Ayon sa crew ng barko, tumagilid ang halos 40 degrees ang BRP Datu Pagbuaya nang banggain sila sa gilid. Kung itinuloy daw ng China Coast Guard ang paggitgit nito, hindi raw malayong tuluyan silang tumagilid. Ayon sa BIFAR, 2020 in order ng ahensyang BRP Datu Pagbuaya at nitong 2022 lang kinumisyon, kaya nakakalungkot na marami na itong mga tinamong sira. May mga bagong barko na raw na in order ng BIFAR bilang dagdag sa kanilang floating assets at para ma-rotate ang mga barkong nagpapatrolya sa karagatan ng bansa.
Pagtitiyak ng BIFAR, mas magiging matibay ang mga barkong ito, handa para sa kanilang pagpapatrolya at pagharap sa mga barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Hopefully by next year, madagdagan ang ating mga floating assets. At in terms of quality, ay sinisiguro din naman natin na di kalidad ng mga materials or yung mismong pagkakagawa ng barko ay matibay. Nang sa gayon ay mas nagagamit natin ito ng mas mahusay. Kanina, Mele, dumating na rin itong BRP Dato Sanday, ang kasama ng pagbuhaya sa pagpapatrolya sa Scarborough Shoal. At sa mga susunod na araw ay darating na rin itong iba pang mga barko ng BIFAR na hinaras din ng China Coast Guard malapit naman sa Palawan. Ayon sa BIFAR, ipapaubayan na raw nila sa DFA kung hihingi ng danyos ang Pilipinas dahil sa mga tinamong sira ng kanilang mga barko dahil sa harassment ng China Coast Guard. Yan ang latest mula dito sa Orion Bataan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Only a few weeks ago at masisilayan na natin sa big screen ang bagong offering ng GMA Pictures at Entry sa MMFF na Green Bones. Pero bago yan, sino-sino pa kaya ang makakasama ni Naruru Madrid at Dennis Trillo sa pelikula? Kilalanin natin sila sa chika ni Lars Santiago. Matapos umantig at kumurot sa puso ng marami ang 2023 Metro Manila Film Festival Best Picture na Firefly, may bagong handog ngayong Kapaskuhan ang creators nito. Yan ang Green Bones na official entry ng GMA Pictures sa 50th MMFF. Ang media conference kanina, pinangunahan ng lead stars na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Ipinakilala rin ang iba pang cast members, kabilang sina Isa Calzado, Alessandra De Rossi at Sofia Pablo. Kasama rin nila sa stage ang award-winning director nito na si Zig Dulay at ang mga sumulat ng screenplay na si National Artist Ricky Lee at GMA Public Affairs Senior AVP Ange Atienza. Halo-halo na raw ang nararamdamang emosyon ni na Dennis at Ruru. Sobrang inspired rin daw sila sa klase ng kanilang mga characters sa Green Bones. Very excited kasi sabi ko, ito yung first ever MMFF project ko. Kasi meron din akong ginawang process na naghanap ako ng kakaibang scent or pabango na para pagka yun yung gamit kong pabango, nandun na agad ako sa character. Iniba ko rin yung the way ako magsalita, kumilos, tumayo. Parang yun yung hinanap ko sa pagbuo ng character. Doon naman sa character ko as Domingo Zamora, well, syempre yung look, kailangan ibahin talaga yung look. Siguro naging challenge din na kung sa pulang araw nakita niyo ako doon nagsasalita ng Japanese, dito naman meron akong ibang lengguwahe na kailangan pag-aralan. Birthday gift kung ituring ni Ruru ang Green Bones. Kaya si Dennis may special pagbati para sa kanyang co-star. Nasa Grand Media Conference rin sina GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Public Affairs First Vice President at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion. Dumalo rin si MMDA Chairman at MMFF Executive Chairman Don Artes. Well, nakita ko yung reception sa trailer pa lang. And kahit na paulit-ulit pinalabas, nakakakilabot siya talaga. But this I can promise, malayong maganda yung pelikula kaysa sa trailer. Yes, so talagang I'm very, very proud of this movie. Napakaganda, very heartwarming. Yan nga, yung parang maganda siyang panoorin during Christmas time kasi may mapupulot ka talagang aral. War Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayon. Webes, mga kapuso, 20 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tianco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami
24 oras. Pero bago po kami magpaalam, ngayong Pasko, handog po ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang isang kwento ng pag-asa, ang Green Bones, ang official entry ng GMA para sa 50th Metro Manila Film Festival. Susunod na po ang official trailer ng Green Bones. Panoorin po natin at sabay-sabay tayong lumaya ngayong Kapaskuhan.